Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang topic po natin ngayon, how can I reduce my fatty liver? Alam niyo, mahalaga kasi sa pasyente, bukod dun sa doctor's advice, ay kailangan meron kang alap ng home treatment. Mabigyan ka ng comfort ng pasyente kung meron kang alam na mga ano yung mga paraan, mga natural remedy sa pasyente. So, yan po ang aking trabaho. Nagbibigay ako ng advices, pero huwag niyong kalimutan, lagi kayong magpa-check up sa doktor. Hingin mo ang kanyang medical, ano yung gamot para talaga sa'yo, no? Tapos, plus yung mga advice na ibibigay ko sa'yo. Para marami po kayong matutuhan tungkol sa natural medicine, pwede nyo pong i-follow and then i-like or i-share yung programang Patnubay sa Kalusugan sa inyong mga kaibigan. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, Rose Alfonso. I-click nyo din yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po, ang topic natin ay ito. Ako nga pala si Ma'am Rose, na isang health educator at nag-aral ako ng natural medicine sa San Diego, California. At sa loob po ng since 1985, ako'y nasa program ako sa ano, radio broadcaster ako. Ngayon pong pandemic ay sa YouTube at saka sa Facebook ako ninyo napapakinggan at napapanood. Ngayon po, ito pong Presabe Soriano, meron siyang fatty liver. Si Naila Ahmad, meron siyang fatty liver and kidney disease. Ngayon po, itong mga ito, Naila, sabi mo may kidney cyst ka. Ang mga sisak ba to na wala ka namang sign na nararamdaman o walang simptoma at hindi naman nakakapigil sa function ng kidney mo, hindi mo kailangan ng treatment. Instead ay pumunta ka sa doktor, magre-recommend siya ng ano yung bang maaring ultrasound o MRI. Periodically, taon-taon, gawin mo to kung yung kidney cyst mo ay lumalaki. Pagka ang kidney cyst mo nagbabago at nagkakaroon ng sign and symptoms, doon mo nabigyan ng aggressive treatment yung cyst mo sa kidney. Pero kung wala naman simptoma, hindi man nakakapigil sa kidney function mo, maaari minsan itong mga simple kidney cyst, ito'y nawawala. Kaya wala ka dapat ipangamba. Pero hindi ba sabihin, babaliwalain mo. Kailangan ka rin nagpupunta sa doktor taon-taon, ipasubaybay mo, lumalaki ba to o meron changes. Ha? Ngayon, ang bigyan natin ng pansin ngayon, dahil po ay tungkol sa fatty liver, kasi may fatty liver ka din eh. Ito pong, ano, ito po kasing si, ito pong pangalan mo, itong si Presabe Soriano. Ito po ang kanyang message sa akin. Ma'am, good AM po. Pa-help naman ako kasi po may fatty liver ko. Okay ma'am, ito po, nahihilo po ako. Ito ba yung nanggagaling sa aking fatty liver? Nanghihina at nanginginig ang paa at kamay ko, pati kalamnan. Sana po, gabayan niyo ako. Salamat po. Ma'am, isang buwan na akong hindi nagtatrabaho kasi nanghihina at nahihilo kasi ako. Kaya ngayon, pag-usapan natin anong connection ng fatty liver sa iyong pagkahilo at panghihina ng iyong katawan. Ito po kasing ano, liver disease, fatty liver, madali kang magkaroon ng stomach upset. Ito minsan ang early symptoms ng liver problem. Pag ang atay mo ay nawawalang ability para eliminate yung lason, kasi po yung ating kasing liver, ang isang trabaho nito, nagfi-filter ng toxin. Kaya ngayon kapag meron kang fatty liver, nagko-cause din ng digestive distress ito. At saka ang ito kasing mga waste product sa katawan mo ay nakalink sa liver problem. Kasi nga, trabaho nga ng ating liver, detoxifier. So, pag meron kang liver problem, yung mga toxin, hindi lahat nasasala.
yan, nakakaramdam ka ng minsan fullness doon sa right side ng chan mo, nagkakaroon ka ng abdominal pain. Yung stomach upset mo, ito'y common early symptoms ng liver problem. Kaya pag ang trabaho ng atay mo na mag-eliminate ng toxin ay nababawasan, nagkakaroon ka ng digestive distress. Kaya ang epekto nito, mga excess weight, dumi sa katawan mo, nakalink ito sa pagkahilo, no? Paalala mo na po sa vitamin C, ito isang napakahalaga sa ating healing process, pampalakas ng ating immunity. Ang white blood cells, ito ay part ng ating immune system. Kasi ang vitamin C tumutulong sa pag-produce ng white blood cells. Tawag natin na lymphocytes, ito'y natural killer cell na tumutulong para protektahan ka sa infection at maiwasan ng replication ng mga viruses. Panlaban ito sa pneumonia, sa coronavirus, panlaban din po ito sa ito pong cancer. Ang vitamin C, pag may sakit ka, para huwag lumala ang sakit mo at maiwasan ang severity ng mga symptoms, ang vitamin C po ay meron therapeutic effect. Kaya water-soluble po ang ating vitamin C para lumakas ang resistensya natin sa viral and bacterial infection, uminom ka ng vitamin C. Ang magandang pag-inom ng vitamin C, 30 minutes bago ka mag-almusal. Ito dahil water-soluble siya, nadidissolve sa tubig, at madaling matransport sa ating bloodstream para ang immune system natin makagawa ng ano ng antibodies ang ating white blood cells panlaban sa sakit. Ngayon pwede po natin itong pa-door-to-door sa LBC. I-PM niyo lang ako kung gusto niyo magpa-deliver sa bahay niyo. Basta i-PM niyo yung pangalan, address at cellphone number para i-deliver sa tahanan po niyo. Meron lang pong shipping fee, 120 dito sa Metro Manila. Alam mo, pagka meron kang fatty liver, nakakaramdam ka ng pagod at mental confusion. Ang fatty liver po ay, ang sabi nga, pagka nag-build up ang toxin sa brain mo, no, kasi nag-build up yung toxin sa brain mo eh. Kaya pagka meron po kayong liver problem, ang toxin na to, pwedeng mag-build up sa brain, pwedeng mag-cause ng mental confusion, at hindi ka makapag-concentrate. At saka nagko-cause ng brain fog. Kasi po ito kasing mga harmful chemical na nag-build up sa ating bloodstream. Ito ay paaring merong advanced na liver problem. Kaya ang ito po kasing pag-worsen ng brain fog, nagiging makakalimutin ka. Apektado yung memory mo eh pag meron kang fatty liver. Kasi po ang ating fatty liver, ito'y associated dito ng yung memory mo, yung clear ang mind mo pagka wala kang problema sa liver mo. Kaya mas maganda po mag-take ng Super B Complex. Nagpapa-maintain ito ng good health at ito pong Super B Complex may direct impact sa energy level at saka brain function mo at saka cell metabolism. You convert your food into energy. Nagpiprevent din po ng infection ng Super B Complex. Magkakaroon ko ng good digestion, healthy appetite. Na-stimulate po yung production ng digestive juice para mapabilis ang digestion. Magkaroon ka ng healthier digestion. Kasi kapag tayo may sakit, wala kang ganang kumain, ang cell metabolism mo'y mabagal. Yung food hindi mo na ko-convert into energy. Kaya nanghihina ka, wala kang ganang kumain pag may sakit ka. Kaya kailangan mag-take ka ng Super B Complex for your cell metabolism para ma-convert mo yung food into energy para huwag kang huihina. Available po ito sa Patnubay Salusugan. Alam mo, pag meron kang fatty liver, madali kang mahapo. Di ba yan ang nararamdaman mo? Kaya nga po ang energy level mo mababa. Kaya ang fatty liver, apektado yung energy mo. Kasi po yung atay, nag-i-imbak siya ng fat-soluble vitamins as well as mineral tulad ng iron. Nire-release ito pagkailan ng katawan. At ang ating liver, nagbe-breakdown ng fats. Ito para ma-metabolize mo yung fat, ma-convert into energy. Dahil nga yung liver mo may depresya,
nadidelay yung conversion ng food into yung fat into energy. Kaya ang liver po natin, napakahalaga din ito sa metabolism ng protein. Para ang liver mo ma-change yung protein into amino acid at magamit mo ito to produce energy. Ang liver cell, kinoconvert yung ammonia din into less toxic substances tulad ng urea, nire-release to sa ating dugo. Kaya tapos nilalabas sa ihi natin ito. Kaya ngayon, ang fatty liver, nagkukos talaga ng hapo. Kasi yung mechanism ng fatigue, ito po ay makikita mo pag meron kang liver problem. Kasi po, yung liver natin, siya nagre-regulate ng storage, nagre-release ng production ng energy sa katawan. Kumbaga sa pagkain, ang ating imbaka ng pagkain yung ref. No? Pag wala ka ng pagkain, kukuha ka ng pagkain sa ref. So, yung liver natin, siya yung storage ng ating energy. So, kapag may problem ka sa liver, yung energy generation ay nababalam. Kaya kapag meron ka liver problem, nakakaramdam pa ng pagod at hapo. Paalala po sa ating crystal oil. Ang ating crystal oil, meron siyang pain killing and cooling effect dahil sa menthol. Meron siyang camphor, maganda ito sa mabisang pampahid sa bahagi ng katawan, mula hanggang ulo, hanggang paa, makasukasuan. Ramdam mo agad ang ginhawa dahil sa camphor content ng ating crystal oil. Pagpagod ka, overfatigue ka, nananakit ang likod mo, ihaplas mo yung ating crystal oil. May kabag ka, nahihilo ka, hirap pa matulog, barado yung ilong mo, may earache ka, may toothache ka, napasok ka, nagalusang ka, masakit ang lalamunan mo, may stiff neck ka, napilayan ka, ihaplas mo lang yung crystal oil. Maganda, i-massage yan sa mga may varicose vein at ganun dun sa may almoranas. Kung may arthritis ka, kung meron kang rayuma, pahiran mo ng ating crystal oil. Maganda yan, hindi ka kahagatin ng lamok pag pinahid mo yung crystal oil sa balat mo. Pampatay din ng kuto at lisa, i-massage mo yan sa gabi, kinabukasan, iligo mo. Ang fatty liver disease po, ito yung common condition, merong storage ng extra fat sa liver mo. Mga tao merong liver problem or fatty liver, walang simptoma. Wala silang serious problem. Pero iba naman, it leads to liver damage. Tandaan mo, ang fatty liver, maaring wala kang simptoma, wala kang nararamdaman. Pero merong fatty liver, it leads to liver damage or cirrhosis of the liver or cancer of the liver. Ang fatty liver po ba curable? Ito pong fatty liver na to, curable yan. Huwag mo lang siyang pababayaan. Pag pinabayaan mo yung fatty liver mo, magkakaroon ng serious condition katulad ng cirrhosis of the liver or liver failure or liver cancer. Kaya nga po yung good news, pag meron kang fatty liver, ito po ay pwede mong gamutin. Pwede mong gamutin ito. So, ano po ba main cause? Bakit ka nagkakaroon ng fatty liver? Ang dahilan po nito, sobrang kain. Maraming fat nag-build up sa liver mo. Pag ang atay mo, hindi niya na-process o na-breakdown yung fats as normal, mag-accumulate ito sa atay. Kaya po yung mga taong merong fatty liver, ito po yung mga obese, masyadong matataba, at mga diabetic, at mataas ang kalang triglycerides. Kaya huwag kang kumain ng marami. Kasi ang sobrang kain, kaya ka tumataba sa sobrang kain. Kasi kumain ka ng sobra, nire-require yung organ mo to work harder. Yung puso mo, yung kidney mo, lahat yung mga organ natin, they work harder pag you eat too much. Kasi nagsisecrete ka ng extra hormone and enzyme para ma-breakdown yung food mo. Pagka na-breakdown yung food, ang stomach mo, magpo-produce siya ng hydrochloric acid. Pag sobra ang kain mo, itong acid na to, magbaback up, umaakyat sa esophagus mo, nagkakaroon ka ng ng heartburn or GERD, no? Acid reflux. Kaya isa pong treatment sa acid reflux, huwag kang kakain na sobra, yung tama lang.
Kasi po yung pag kumakain ka ng sobra, nagpo-promote ito ng body fat. At magiging dahilan nito, mabalutan ng taba yung atay mo. Kaya nga po pag ang katawan mo ay masyado kung marami kang kinakain, nagko-cause ng excess body fat. Nagiging obese ka pag nag-consume pa ng maraming calories higit sa kailangan mo, nagiging dahilan nito ng pagkakaroon nababalutan ng taba yung atay mo. So paano mo ito po yung nare-reverse ang fatty liver. Ang simple lang, huwag kang kakain ng sobra at huwag kang magpapataba. Yan po, mare-reverse ang fatty liver mo with lifestyle changes. Paalala po sa lecithin. Meron po tayong lecithin. Ito po ay panlaban sa dementia, ito'y brain food. Nagpe-prevent ang deterioration ng iyong mental capacity. Ang lecithin po, nagpe-prevent ng Alzheimer's disease and other memory problem. At ito rin po'y gamot sa fatty liver, ang lecithin. Fat emulsifier, ang lecithin. Ang atay po natin ay napakahalagang sangkap ng ating katawan. Nagpo-produce sila ng bile. Ito'y tumutulong sa digestion ng food, no? Inuulit ko, ano ba ang function ng liver mo? Nagpo-produce siya ng bile. Ito'y tumutulong para matunawan ka. At gumagawa din siya ng protein sa katawan mo. Itong pinaka-building blocks ng katawan. At iniimbak niya yung iron. At kino-convert niya yung food, yung nutrients into energy. Kaya kapag may liver problem ka, hindi niya ma-convert yung nutrients into energy, kaya ka nanghihina. Kaya tumutulong din po ang liver sa pag-blood clot mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng internal bleeding para mapigil yung bleeding mo, ang liver mo, tutulong siya na mag-clot yung dugo na yon. Mag-i-stick together para ma-heal yung wounds. Halimbawa, nasugatan ka, malalim na sugat. Yung liver mo, automatic, magpo-produce siya ng blood clot, pinagkakapit-kapit niya yung dugo, parang pader, para mapigilan ang bleeding mo. Yan po ang trabaho ng liver. Pero kapag meron kang liver problem, prone to bleeding ka kasi hindi siya makagawa ng pag-clot ng dugo. At ang ating pong liver, tumutulong siya sa panlaban sa infection. Gumagawa siya ng immune factor. Tinatanggal yung bacteria at toxin substances na nakakapinsala sa katawan mo mula sa dugo mo. Kaya nga po ang liver ay napakahalaga. Ito po ang liver ay marami siyang function. Ang pinaka main job po ng ating liver within the digestive system, siyang nagpa-process ng nutrients, inaabsorb mula sa small intestine, tapos yung bile from the liver, ito ay dinadala sa small intestine para ma-digest yung fat, no? Kaya kapag may liver problem ka, may fatty liver ka, lagi kang bloated ang tiyan, nagdidighay ka dahil hindi ka natunawan. Tapos nagiging acidic ka, yung acid na yon nagpo-form ng gas. Pag umakyat yan sa lalamunan, diretso yan sa bibig mo, kumukonekta yan sa tenga, nagkukos ito ng pagkahilo. Ang activated charcoal po natin, very effective yan, pang-alis ng kabag, dighay, pang-asim ng sikmura, bad breath, at sakit ng tiyan at food poisoning. Ang activated charcoal po, nagpe-prevent ito ng pag-absorb ng toxic substances at ito ay ina-absorb ng charcoal. Very safe and effective treatment sa drug overdose, pang-prevent ng hangover. Kapag meron kang activated charcoal, ina-absorb niya yung toxin sa katawan mo, maiwasan mo yung morning headache at saka yung stomach ache nawawala pag nag-take ka ng activated charcoal. Ano po ba ang simptoma ng fatty liver? Ano ba ang simptoma? Ano ba nararamdaman mo? Yung mga tao merong fatty liver, yung iba walang simptoma. Pero merong fatty liver, nagpo-progress, nagiging cirrhosis of the liver, tumitigas yung atay. Nagiging dahilan ng iyong cancer sa atay. Kaya pag masakit ang tiyan mo doon sa tagiliran,
parang laging puno ang chan mo doon sa upper right side ng abdomen mo at nagsusuka ka pa at nangangayayat ka, ay kailangan ipasuri mo na yung atay mo. Lalo na po kung nagkukulay yellow na yung skin mo, nagye-yellow na yung puti ng mata mo. At saka lumalaki yung chan mo at nagmamanas ka na, meron ka sobrang pagkahapo at nagkakaroon ka ng mental confusion at nanghihina ka. Ang fatty liver, paano ito ginagamot? Wala pong medication specifically sa fatty liver. Instead, pinopocus ng doctor yung control factor na nagko-contribute sa condition na to. Nire-recommenda po nila yung lifestyle treatment para ma-improve yung health mo. Halimbawa, huwag kang iinom ng alak. Magpapayat ka. Kung may fatty liver ka, simple lang, huwag kang inom ng alak. Kung mataba ka, magpapayat ka. Kung mataas ang cholesterol triglycerides mo, yung taba sa dugo mo, pababain mo. At saka, huwag kang kakain ng marami. Kaya yung balanced diet, nakakalus ng weight. At saka yung fatty liver po, nagiging worse pagka bigla ka nagpapayat. Huwag yung crash dieting. Kailangan po yung dahan-dahan lang. Kaya ang nire-recommenda po ng doctor, kung may fatty liver ka, magkakain ka ng prutas at gulay. Kasi ang pagkain na yan, nakaka-repair sa fatty liver mo. Halimbawa, instead of pork, huwag kakain ng pork, huwag kakain ng beef, no? Yung red meat, iwasan mo. Substitute mo na lang, kumain ka ng isda, magkakain ka ng prutas at gulay, yung mga nuts tulad ng walnut, almond, pecan, maganda yan. At saka gulay, puro gulay. Meron ka nilagang sitaw, nilagang okra, talong, pechay, lahat kumain ka, no? Tapos magkakain ka ng mga, yung peanut nakakainin mo, maring lagang mani. O kaya yung mani na ano na sinasangag mo lang, walang mantika, ganon. Iwasan mo yung mga fatty food tulad ng burger, french fries, pizza. Iwasan mo yan, yung mga saturated fat na yan, it leads to inflammation of the liver. Pwedeng mag-cause ng cirrhosis at mahirap sa liver mo na gawin ang kanyang trabaho. Kaya i-reduce mo yung cholesterol mo, triglycerides. Paalala po muna sa calcium, magnesium, with zinc. Ito yung mineral para tumibay ang ating buto. Ang calcium nagre-regulate ng muscle function, napiprevent yung muscle cramps. Diba yung heart natin, muscle yan. Para maganda contraction ng heart mo, malaking tulong yung calcium magnesium. Isang remedy sa pagkahilo, nakita nila sa research, pag mababa ang calcium level mo sa dugo, it leads to vertigo. At saka nagiging malutong ang buto natin pag kulang ka sa calcium. It leads to osteoporosis. Kaya mag-take ka ng calcium, maiwasan ang osteoporosis. Ayon sa pag-aaral, ito po ay nakakatulong para makalmante ka, ma-relax ka, magkaroon ka ng better quality of sleep. Ang sabi, tumutulong ang calcium sa pagproduce ng melatonin. Ito'y hormone, nagre-regulate ng yung internal clock. Tumutulong para makatulog ka at ma-enhance ang sleep quality mo. Ang magnesium, calcium magnesium, ito po magandang treatment sa acid reflux. Ito'y antacid, tumutulong para makontrol ang GERD. Available to sa patnubay sa lusugan. Pwede itong pa-deliver sa inyong tahanan. Ano yung mga worst ng pagkain kung may liver problem ka? Alak, iwasan mo yan. Mga added sugar, stay away from sugary food tulad ng candy, cookies, soda, and fruit juices. Iwasan mo yan. Mga fried food, fried chicken, mga ganon. Iwasan mo yan. Tocino, longganisa, bacon, iwasan mo yan. Mga added salt, huwag masyadong maalat. Mga white bread, at maraming kanin, huwag ka masyadong kakain ng napakaraming kanin. Tama lang, pinakamadami na yung isang tasang kanin. At saka iwasan mo yung mga pasta, no? Red meat, iwasan mo yan. Masama yan sa liver mo. Alam mo yung ang pag-cure sa fatty liver, yung omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid,
ay nag-i-improve ng liver condition mo. Itong supplement ay nakakatulong, no? Pwede kang mag-take ng dalawang soft gel magat gabi after meal ng omega-3 fatty acid. Maganda ito sa mayroong fatty liver, pati yung garlic. Maring pagising mo sa umaga, di ba yung merong butil ng ano garlic na malaki? Isang butil ng garlic, isang malaki, dikdikin mong pinong-pino yung garlic. Tapos, lagyan mo, pataka mo ng honey. Isubo mo, pagising mo sa umaga, gawin mo yan, ha? Sundan mo ng isang basong tubig. Ito yung maganda sa fatty liver. So, magandang pangalis ng fatty liver, garlic, and then omega-3 fatty acid, no? Ito yung nakakalinis ng ating atay, ang garlic, dahil sa kanyang sulfur compound. Ina-activate ng garlic ang liver enzyme mo. Tumutulong para mailabas mo yung toxic from the liver. Kaya nga po yung garlic, meron siyang allicin and selenium para maprotektahan ng atay mo. Para hindi madamage sa toxic damage. Ang maring uminom ka ng isa sa umaga, isa sa gabi, daily before going to bed, malaking tulong para matanggal yung fat from your liver. At saka isa pa, simple lang, ano? Garlic, di ba? Simple lang, mag-exercise ka. Ang exercise kasama ng proper diet mo, nakakatulong para mag-lose weight ka. Alam mo, bawasan mo lang yung rice mo, bawasan mo lang yung kanin. Ang malakas makataba, ang dami mong kinakain na kanin. Pinakamarami na po yung isang tasang kanin. Pero mas maganda, kung may fatty liver ka, half cup of rice na lang kada kumain ka. Para ma-manage mo yung fatty liver mo. Exercise, proper diet. Kaya at least meron kang 30 minutes na aerobic exercise. Halimbawa, mag-walking exercise ka. O kaya yung mag-zumba ka, dancing. Nakakababa ng blood fats level. Alisin mo yung mga saturated fat, mga sugar mo, at panatilihin mo yung cholesterol mo, triglycerides under control. Para makontrol mo yon, magkakain ka ng gulay, mag-exercise ka. Paglalakad po, nakaka-reduce ng fatty liver. Nakita nila sa pag-aaral, yung walking exercise, parang jogging, nakaka-reduce ito ng fatty liver content, no? Paano mo ma-flush out yung liver mo? Ma-flush with plenty of water intake para matanggal yung fatty liver mo, no? Inom ka na maraming tubig. Pagising mo sa umaga, inom ka muna ng bawang. Tapos nun, ano, sundan mo ng dalawang basong tubig na maligamgam. Ang tubig, it pinaka-best flushing agent panlinis sa atay mo. Kailangan stay hydrated. Sabi po ni Dr. Neil Sherwood, ang tamang tubig na iniinom mo, let's say meron kang 2 liters of water a day, no? Meron direct effect sa liver ability to properly detoxify your body. Kaya ang atay mo, nawawala ang kanya, napipigilan yung paglinis ng ating atay pag kulang ka sa tubig. Kaya ang pag-iingat sa ating atay, simple lang. Huwag kang mag-inom ng alak, mga soft drinks, iwasan mo yan. Basta to detoxify your body, first thing in the morning, inom ka ng garlic, sundan mo ito ng dalawang basong tubig na maligamgam. Kasi nga po ang pag-inom po ng tubig, ito yung simpleng liver detox remedy. Simple liver detox ang drink pag-inom mo ng tubig sa yung home treatment mo. Simple lang to. Kaya ang water, tumutulong sa atay mo, tanggalin yung toxin sa kanyang sistema at ito ilalabas mo sa katawan. Kaya nga po, ang tubig ay meron detoxifying benefit. Inom ka lagi ng tubig, maligamgam na tubig. Kasi nga po, yung tubig na iniinom mo, ang tubig pinaka-best flushing agent. Pinaplus ng liver mo, ang kidney mo, yung mga toxin. At least meron kang 8 to 10 glasses of water daily, no? Kaya nga po yung water, nakakalinis ng ating sistema, yung mga toxin sa katawan mo, nalilinis yan. Kaya nga po, ang alam natin, ang responsibility ng liver,
flushing of toxin, nag-aalis ng lason ang atay natin. Kaya ang tubig ay nakakatulong sa atay mo para ma-process niya ang pagpa-flushing ng mga toxin. Kaya pag kulang ka sa tubig, mahihirapan kang mag-alis ng toxin sa sistema mo. Kaya nga po, at saka yung exercise. Ang exercise, tumutulong para ma-burn yung calories. Nare-reduce ang panganib sa diabetes, nare-reduce ang excess weight, high blood pressure, and high blood fat, no? Kaya ang pinaka-fastest way to cure your fatty liver ay lose weight, magpapayat ka, at mag-exercise ka, kain ka ng prutas at gulay, iwasan mo magka-diabetes ka, pababain ang kolesterol, mapoprotektahan ang atay mo. Alam mo yung beetroot, alam mo yung beetroot yung kulay pula? Itong beetroot juice na to ay naiiwasan yung liver damage and liver inflammation. Meron siyang detoxification enzyme, yung beetroot, yung kulay pula. Marami to sa Baguio eh. Inumin mo to. Pwede ka rin yung apple, yung grapes, citrus fruits. Ito po yung nag-aalis ito ng mga toxin mula sa digestive tract mo at nakakatulong sa normal function ng liver mo. Yung mga citrus fruits tulad ng oranges, mga mandarin, ganon, calamansi, at saka yung lemon. Ito yung mga citrus fruits, no, nagpo-provide sa atay mo ng enzyme para tulungan ng atay mo for the detoxification. Yung orange juice, maganda to sa fatty liver. Ito pong orange juice na to, ito'y healthy drinks. Ito'y magandang mag-detoxify ng ating atay. Orange juice, hindi po yung nasa lata. Kailangan orange, fresh na orange. Mula sa prutas, hindi yung nasa lata. Dapat fresh orange juice, no? Napoprotect yung cell ng liver mo mula sa toxic substances. Alam mo, maganda rin po yung kumain ka ng pakwan sa fatty liver. Ang pakwan kasi tumutulong sa liver mo para ma-process yung ammonia. Yung ammonia, ito yung mga waste from protein digestion. At ito'y tumutulong sa kidney mo para yung excess na toxin, ito'y mailabas mo. Kaya natural electrolyte din po yung pakwan na yan. Nagre-regulate ng action ng nerve and muscle in the body. Ang pipino din, ito'y panlinis ng ating katawan. Pwede kang yung pipino water, no? Pipino yung pipino, slice mo ng maliit, ilagay mo sa tubig, lagay mo sa pichel, yan ang pinakainumin mo. Nakaka-dispose ito ng mga old waste and toxins sa katawan. Ang pipino, ito ay healthy food para sa kidney mo, sa atay mo, sa pancreas mo, at sa pantog. Maganda rin sa atay mo, magkakain ka ng papaya. Ang papaya ay nare-reduce ang liver inflammation at ito po ay panlaban sa inflammatory cytokines. Meron po kasing inflammatory substance sa katawan na nag-generate ng high fat, nag-i-induce ito ng pamamaga ng atay. So, malaking tulong po magagawa yung papaya juice. At mag-take ka ng omega-3, ito yung supplement. Nakakababa ito ng cholesterol, triglycerides, at nagpe-prevent po din ito ng mabalutan ng taba ang atay mo. Ang omega-3 fatty acid po ay nakakaayon sa expert. Ito'y panlaban ito sa cancer sa suso, cancer sa prostate, no? Kaya ito pong ating omega-3 pang pababa ng cholesterol, triglycerides, iwas ang heart attack, stroke, kung may baray yung puso mo, mga ugat mo, naalis ito ng omega-3. Pwede po kayong pa-door-to-door sa LBC. I-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, kung nice yung order. I-chat nyo sa akin yung pangalan nyo, yung address nyo, yung cellphone number niyo. And then, meron lang pong shipping fee, 120 dito po sa Metro Manila. So, beside Mindanao, tumatas na po. Ngayon, kung very informative po yung ating program, please, i-click nyo po yung share, like, and follow, no? Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe.
Rose Alfonso. I-click nyo rin yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Dadako po tayo sa ating Food for Thoughts, Matthew 4:17. Mula noon ay nagsimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Naniniwala tayo, Jesus is coming back to this earth, di ba? Na ito po ay sa John 14:3 ang sabi, at ako'y pumaroon at kayo ipaghahanda ako ng kalalagyan at muling paririto ako at ako'y tatangga at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Yan. Eh kaya nga, mga minamahal, sabi sa 3 Peter chapter 3:14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon, sikapin nating madatdan tayong may pamumuhay ng payapa, walang dungis, walang kapintasan. Isipin natin na ang lahat ay kabutihan. Kaya sabi, bibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Sabi naman ng Panginoon, taglay natin ang karunungan, kalob sa atin ng Diyos. Maganda gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.